Tanghali na nga ako nagising ngayong umaga, alas 9 na nga to. Inaatake na naman kasi ako ng insomnia ko, yung halos di talaga ako makatulog sa gabi. 2 weeks na nga akong ganito, yung napakabawaw talaga ng tulog ko. Naalala ko nga nung nasa Japan pa ako, kapag inaatake nga ako ng insomnia do, namumroblema talaga ako. Kasi kailangan kong gumising ng maaga din, magtatrabaho ng 8 oras hanggang 10. Kaya minsan wala din talaga akong gana kapag ganun lang yung tulog ko. Hindi rin naman ako sumubok na uminom ng mga pills para nga sa pampatulog. Siguro sign of aging lang to. Charot. Ewan ko lang din kasi since 35 years old nga ako, doon na nga nagsimula na hindi ako nakakatulog minsan sa gabi. 2 oras na nga yung pinakamahabang tulog ko kapag inaatake nga ako. Buti nga ngayon, hawak ko yung oras ko kaya kapag napil ko na inantok ako, makakaidlip talaga ako. Pagkatapos ko nga magmuni-muni, bumango na nga ako at nagsimula na rin akong maglinis dito sa kwarto bago nga ako lumabas. Pagkalabas ko nga ng kwarto, kinuha ko na rin yung mga nilabhan kong damit para nga itupi. Kinatanghalian nga, nagluto nga si Geraldine ang ititinda naman namin sa Alabang. Siya na nga lahat ang gumawa nga nito. Tumulong nga lang ako maglagay ng pagkain sa tab. Kaya na din nga niyang gawin kahit siya nga lang nga din mag-isa. Yan nga din yung tinuturo ko nga sa kanya para kapag ka umalis nga ako ng bahay, kayang-kaya niya kahit siya lang. Bandang alas 4 nga, pabiyahe na nga kami papunta ng Alabang. Hindi na nga namin kasama yung mga bata kasi andyan naman si Carlos. So yun, may deliver din nga siya papunta ng sukat. Kasi meron ding nakiusap na deliveran nga siya dahil hindi rin siya makakapunta ng Alabang. 4:30 pasado nga kami nakarating dito sa Alabang. Wala pa nga masyadong nakapwesto dito sa pinupwesto pwestuhan nga namin. Mga 5 kasi, ang dami na rin mga pumupwesto na nga dito na mga nagtitinda rin ng mga kung ano-ano. Mostly, mga damit nga yung mga nakadisplay nga dito sa katabi namin. Pagkalatag nga namin ng mesa, maya-maya nga may bumili na din. Dito nga sa Alabang, 30 tabs yung ipiniprepare nga namin para nga itinda. Kasi kaya namang ipaubos yun, unlike sa San Pedro na hanggang 20 lang talaga kami. Okay lang nga na kulangin, wag lang talaga nasusobra. Nung nakaraang linggo nga na nagtinda na dito si Geraldine, yun nga yung bumiyahay ako nang papunta ng Palawan. Kalahating oras lang nga sila dito at napaubos nga nila yung 30 tabs. Ang dami kasing nagpa-reserve nga nung time na yun. Kaya tuwang-tuwa nga si Geraldine at ayun talaga yung pinaka mabilis naming pagtitinda talaga. So yun nga, meron talagang time na gano'n na hindi mo akalain na dadagsain ka or marami nga magme-message para nga bumili. Halos kalahati nga nung customer nga nung nakaraan, puro repeat order din. Yung kalahati naman, puro new customer din. So this week nga, yung mga nakatikim nga nung nakaraan, nag-repeat nga ulit at nagpa-deliver. So yung mga ganun nga, hindi na nga yun bago sa amin kasi kapag natikman nga nila once and nagustuhan nga nila, talagang umuulit nga sila and nagpapadeliver. Kahit simulat sa pool talaga ganun yung mga customer. Meron din namang customer na once lang din bumili and hindi na rin umulit. So yun, hindi siguro nila type yung lasa. So yun nga, iba-iba naman din kasi tayo talaga ng panlasa. Kahit naman ako talaga, nung unang tikim ko rin ito, beef biryani nga yung una kong nakain. Then yun nga, hindi ko talaga nalimutan yung lasa niya, parang hinahanap-hanap ko nga. So yun nga, ibig sabihin talagang nagustuhan ko rin yung lasa. So yun lang, nakwento ko lang. Bandang 6:30 nga, umuwi na nga kami kasi meron si Geraldine na ihahatid sa Southville na mga pa-orders din. Meron ngang 6 na tabs na bumili. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!